Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Meralco head coach Luigi Trillo, aminadong nagulat at hindi raw papayag na maging 0-2 ang series kontra Ginebra. Ralph Ku ang unsung hero ng Barangay Ginebra. Sa nakalipas na elimination round ay maraming ang hate comments na natatanggap itong si Ralph Ku galing sa mga fans kapag panalo lang ang Ginebra. Dahil hindi nga maganda yung kanyang ipinakitang laro buong elimination round kung saan hirap nga siyang makuha yung kanyang game rhythm at dahil yan sa limitadong minuto lang ang kanyang nakukuha at mas nagre-rely nga si Coach Tim sa kanyang 3-guard combination with Justin Brownlee at Japet. Kaya naman hirap talaga si Ralph Ku na maibalik ang kanyang game rhythm. Pero kagabi nga kontra Meralco Bolts sa Game 1 Quarterfinals ay isa nga si Ralph Ku sa mga unsung hero ng Barangay Ginebra. Napakalaki nga ng impact na kanyang nagawa dahil noong naghahabol na ang Meralco Bolts ay nakapagbaon nga ng back-to-back 3-point shot itong si Ralph Ku na naging dahilan kung bakit nahinto yung massive run ng Meralco at mabuhayang muli ang kanyang kuponan sa kanila nakuha ang panalo. Para sa akin mga chong ay napakalaking bagay para kay Ralph Ku ang kanyang nagawang crucial back-to-back 3-point shot para maibalik muli ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro. Yan nga yung kailangan ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na ngayong quarterfinals kontra Meralco. Dihado nga sila pagdating sa frontcourt position at kailangan talaga nilang idaan sa outside shooting. At isa nga itong si Ralph Ku sa mga pupwedeng maasahan ni Coach Tim pagdating sa 3-point area. Sa nakalipas nga na Game 1 quarterfinals ay nakapagtala ng 9 points itong si Ralph Ku. At lahat nga ng yan ay nanggaling sa 3-point area. At isang magandang sign yan para sa kuponan ni Coach Tim Cohn dahil unti-unti na ngang nakukuha ni Ralph Ku ang kanyang kumpiyansa at kung magtutuloy-tuloy nga yan mga chong ay mas magiging maganda yung flow ng triangle offense dahil mas marami ng options si Coach Tim. Pwede silang umatak to the basket at the same time meron rin silang option pagdating sa 3-point area. Ay naman dito kay Ralph Ku, sa kanyang naging latest interview, ay masaya nga ito na pumapasok na yung kanyang tira. Aminado nga ang nasabing forward na nag-struggle siya sa elimination round at yan raw yung kanyang winorkout kaya noong nabigyan nga raw siya ng pagkakataon ni Coach Tim Cohn ay hindi na nga daw niya sinayang yung opportunity na meron siya ngayon. As of now ay ang mindset nga raw nitong si Ralph Ku ay always be ready. Yan nga raw ang sinabi sa kanya ni Coach Tim Cohn lalong-lalo na ngayong nagsimula na ang PBA playoffs. Kaya naman, extra effort nga raw itong si Ralph Ku sa kanilang team practice na i-improve yung kanyang outside shooting dahil yan daw talaga ang kanyang may kukontribute ngayon para sa Barangay Ginebra. Naniniwala ko mga chong na ngayong PBA playoffs ang breakout game nitong si Ralph Ku. Naumpisahan na nga niya sa nakalipas na Game 1 quarterfinals kung saan nakuha na nga niyang muli ang kanyang game rhythm at napakalaki ng tsansa na may pagpapatuloy niya yan sa mga upcoming games pa ng Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Meralco head coach Luigi Trillo, aminadong nagulat at hindi raw papayag na maging 0-2 ang series kontra Ginebra. Matapos ngang makuha ng kuponan ni Coach Tim Cohn ang Game 1 ay mukhang nagpapanik na nga ang Meralco Bolts dahil kailangan raw nilang makuha ang Game 2. Malaking problema raw kapag nadalawan sila ng Barangay Ginebra. Ay nga mismo kay Coach Luigi Trillo ay alanganin nga raw ang kanyang kuponan kapag nadalawan sila ng Ginebra. Kaya kinakailangan nga raw nilang gawin ang lahat para makuha ang Game 2. Aminado rin ang nasabing Meralco head coach na nagulat sila sa pagkaka-reactivate ni Jody Vance sa Barangay Ginebra lineup. Dahil ang ine-expect nga raw nila ay si Japet Aguilar lang yung maaasahan ng Ginebra sa loob ng painted area. At nagbago raw ang lahat
dahil sa pagkaka-reactivate ni Jody Vance. At isang araw yan sa adjustment na gagawin ng Meralco para sa paparating na Game 2. Dagdag pa nitong si Luigi Trillo ay ibang iba daw talaga ang Barangay Ginebra kapag naglalaro si Justin Brownlee. Alos hindi nga raw nila alam kung papaano didepensahan ang Barangay Ginebra resident import dahil sa pagiging all-around player nito. Nagbago nga rin daw yung player rotation ni Coach Tim Gohn kung saan gumagamit nga raw ng apat na gwardya na sila Scotty, Maverick Ahanmisi, RJ Abarrientos at Stephen Holt. At isa nga rin daw yan sa nagpagulat sa Meralco Bolts dahil hindi nga raw nila yan inaasahan. Maganda nga rin daw ang inilaro ni Japet Aguilar at nag-step up si Ralph Koo. Malaki daw talaga ang pinagbago ng Ginebra at para nga raw matapatan yan ay kailangan nga rin daw nilang makapagpakita ng bago para makabawi. Dagdag pa ng nasabing Meralco head coach ay kayang-kaya daw talaga nila ang Barangay Ginebra. Nagawa nga daw nilang makadikit sa third quarter, yung naging problema lang daw talaga nila ay yung kanilang turnovers na naging dahilan kung bakit nag-capitalize ang Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong ay expected talaga na babawi ang Meralco sa darating na Game 2. Pero hindi rin naman basta-basta papayag dyan si Coach Tim Gohn dahil hanggat maaari ay gusto nilang tapusin ng maaga ang series at hindi nga nila gugustuhin na makabuelo ang Meralco Bolts. Kayo mga chong, ano masasabi nyo sa sinabi ni Luigi Trillo sa Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo sa pagiging unsung hero ni Ralph Koo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.